Hello kabayan! Gusto bang makapag-check-in sa mga hotels, makakain sa mga fast food at restaurants for free? Oh my God! Wow! At ikaw pa ang babayaran pagkatapos mong mag-check-in at kumain sa kanila. What? Sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung paano ka makakakain ng libre sa mga restaurants at fast food at makapag-check-in sa mga hotels na ikaw pa ang babayaran nila. Hep, 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 hindi ito scam o magwa 1-2-3 para makalibre sa mga fast food at mga hotels. Magagawa mo yan kung isa kang mystery shopper na binabayaran ng mga company para mag-avail at mag-evaluate ng kailang mga services kahit nasaan panika ng mundo. Sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung paano ka magiging mystery shopper. Hello mga kabayan, ako nga pala si Sir Abug na nag-share ng mga videos ng mga actual experiences at hindi lang basta kwento dahil actual na experience ko mismo ang ibinabahagi ko as an OFW na alam kong makakatulong din sa mga tulad kong OFW. Kaya kung bago ka pa lang nakapunood ng aking mga videos, please hit like, subscribe at notification button para lagi kang updated sa mga bagong videos experience ko na alam kong makatutulong din sa iyo. Nakakakain ako sa mga fast food at mga restaurant at nakapag-check-in sa mga hotels for free at binabayaran ng company dahil ako isang mystery shopper. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung saan ang website ka pwede mag-register at maging mystery shopper for free kahit nasa ang panig ka pa ng mundo. Para sa confidentiality and protection, hindi ko pwedeng ipakita ang mga hotels at restaurant passport na naging mystery shopper ako for my protection at protection ng business. Sa aking pagiging mystery shopper ay binabayaran ako ng company every time na ako ay mag-conduct ng evaluation from 8 to 30 euros or up to 35 US dollars per visit. That is equivalent to around 1,800 pesos na pera natin sa Pilipinas. Hindi na masama kasi nakakain na ako ng pag-check-in for free at binayaran ako ng company. Sa mga fast food at restaurant, ang kailangan mo lang ay umorder ka ng food, drinks, orasan kung gaano katagal ibinigay ang order mo, picturean ang pasad ng fast food o restaurant, evaluate ang kanilang cleanliness sa loob at labas ng restaurant, at evaluate ang customer service ng mga staff at ang kanilang mga personal hygiene. Sa mga hotels naman ay mag-check-in ka at i-evaluate mo ang cleanliness, privacy, security, front desk service, food and beverage services, at attitude ng kanilang mga hotel staff. Napakadali lang, di ba? Bukod sa mga restaurant at fast food at hotels, ay meron din mga companies na pwede kang mag-mystery shopper. Depende sa availability ng project. Merong mga schools kung saan ay mag-i-enroll ka at dapat mag-fail ka sa kanilang entrance exam para ma-evaluate mo ang school at malaman mo kung ano ang gagawin nila kung sakaling failed ang isang applicant. Napakadali lang, di ba? Hindi mo kailangan pumasa sa exam. Kailangan pa ibagsak mo yung exam para malaman mo kung ano yung ginagawa nila kapag sila ay nakakakuha ng mga estudyante na nagpipilid sa exam. Meron ding mga automotive kung saan ay mag-i-inquire ka as cash buyer at aalamin mo kung ano yung mga promo at discounts na ibinibigay nila sa mga cash buyers o kung nasusunod yung mga standard price na kanilang ibinibigay sa mga cash buyers nila. Meron ding mga household needs tulad ng LPG gas kung saan o order ka ng mga LPG tank at evaluate ang delivery service nila at free na ang order mo at may bayad ka pa sa pag-evaluate ng delivery service nila. Kung interesado ka na maging mystery shopper, mag-message ka lang sa baba ng video na ito at type mystery shopper para ma-send ko sa iyo yung kung paano ka makakapag-register for free at maging isang mystery shopper kahit nasa ang panig ka pa ng mundo. See you!